Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay lagi na lamang pong problema ay pera? Ako po may tuturo sa inyo. Nakao mga bossing, ewan ko na lamang kung kayo po yung mamblema po dito. Ito po isa sa mga napakabisa at napakaswerte na panawagan tungkol po sa pera. Kaya kung kayo po isa sa mga niniwala sa mga pampaswerte, ang video ito ay para po sa inyo. Mga bossing ko ay problema lagi po ay pera or kaya gusto niyo po mabagong takbo ng inyong pamumuhay at siya ay napakarami po natin mga iba't ibang mga pamamaraan sa pamamagitan po nito mga bossing. Kayo po ba mga bossing ko ay merong makukuha na ng bunot ng nyog? Alam niyo po ba yung bunot ng nyog? Yan po diba ay kulay brown at ang bunot ng nyog ay napakatuloy na silaban po yan. Halimbawa kayo ay magsisilab, magpaparikit ng apoy, ay yan po ay gamitin po ninyo ang tuloy niyo po makakapagparikit. Yan po inihahalin tulad din sa mabilisan na solusyon sa inyo pong problema, lalo-lalo na sa usapin ng pera. At ang yan nga po yung mga palm tree yan, yan po nga yung nyug na yan, yan po isa sa mga napakaswerte higit sa lahat dahil yan po ay matayog, tapos kumbagay walang tapon po dyan. Diba ang katawan po niyan ginagawang cucumber, tapos yung bunga kinakain natin, yung bunot ginagamit din po ito sa iba't ibang mga pamamaraan kagaya nitong pampaswerte at yun din po yung pagpaparikit ng apoy, tapos yung mismong bao ginagamit pa ito doon na halimbawa yung mga sayaw natin na pang native, tapos yung ginagawang bunot din yung pangbunot ng sahig ayan. Tapos yung pagdating naman po sa mga dahon ginagawa po ito minsan ginagawang bubong, inaano ng bubong sa probinsya. Ganon din po yung palaspas, ayan. Ganon din po kapag ka ikaw ay naka-jackpot pa, nakakita ka ng... Pero ito ay pambihira. Yung mga sinasabi mga rare na yan, yung mga pambihirang yan, yan po ay tinatawag na swerte. Yun nga po yung isang mata. Yung isang butas lang ha, pero yung marami, tatlo po siya, yun ang ordinaryo. Wala po yun. Pero yung isa lang mismo yung mata po niya, yan po ay tinuturing na napakaswerte once na ikaw ay meron daw po niyan. Ngayon po mga bossing, oh, ito na. Halimbawa, yung bunot po ng ating nyog, isa rin po yan sa swerte. Halimbawa, para kayo po ay mabilisan yung, halimbawa, wala kang pera. Ikaw po ay bumili ng isang bagay, naubos na ang pera mo sa pitaka, gusto mo na mabilis na may pumasok muli sa loob ng inyong pitaka na pera. Kumbaga, hindi ka nasasairan, hindi mo maranasan ang masaira ng pera. Subukan nyo po na magbuhol ng bunot ng nyog na maliit lamang at ilagay po yan sa mismong packet ng inyong pong pitaka. Yan po isa sa mga magdudulot para mabilis po ang flow ng swerte, lalo-lalo na sa kaperahan, kung ikaw po ay lagi na lamang nasasairan ng pera. Ngayon po mga bossing, oh, ito na. Ang gawin nyo po, Tuesday or Friday ang pagganap nito mga bossing. Ito po yung napaka-epektibo at proven na, hindi na ako magtuturo. Isa rin po yan sa mga paborito ko sa pamamagitan ng bunot ng nyog. Kung mapapansin nyo, ako nga po yung nagpatatuna ng nyog kasi nga po, isa po ito sa tinuturing ko na napakaswerte yung mga palm na yan. Kagaya po na sabi ko nga po sa inyo, kapag ako yung nagkaroon na nakabili ako ng malaki-laking space kasi ito aking gustong puno ay malaking space ang kailangan. Yan nga po yung royal palm. Yan po yung maglalagay ako niyan sa harapan pa lamang ng aming tahanan. Meron akong kakilala, alam niyo po ba mga bossing, meron silang ganyan na munga kada dami. Alam niyo po ba, sabay ng pagbunga ay sabay pag-asenso rin po nila, sabay paglago ng kanilang palm. Nilagyan pa nga nito ng Christmas light at yan ay pangarap na pangarap ko rin. Yung lalagyan ng Christmas light sa harapan ng tahanan tapos magkakadikit yung palm po diyan. Ay nako, kaganda-ganda, 'di ba? Alam mo lagi Pasko. Ngayon po mga bossing kasi pag tumutungtong na ang ber Pasko, masarap sa pakiramdam. Bakit ka mo? Kahit sabihin mo, ano, kasi ako po yung nakaranas nga na dyan lang ako nagkakaroon ng pera. Talaga nangungontrata pa ako sa mga kapatid ko para lang ako'y mabigyan or makatipon ako ng 10,000 kasi yun nga po yung lagi ko sinishare sa inyo dati. Na yan po eh, kumbaga may okasyon lamang tuwing Pasko kami nagkakaroon ng ganyang kalaking halagang pera. Sa pang-ordinaryong araw ay talagang lagi pong wala. Kaya kumbaga pag tumutong ang ber, Pasko na naman ako'y tuwan-tuwa. Hanggang ngayon ay nararanasan ko nga po yung pag-halimbawa ano. Pero ako naman namamahagi sa ngayon. Dati-dati ganun nga po kami nung mga nakalipas sa taon. Ito lang. Kailan lang naman po kami kumbaga nakakatikim-tikim ng ginhawa na ako ikukumpara dati eh. Milya nga po ang pagitan. Ngayon po mga bossing, di ganun na. Ang gawin niya po, magparikit po kayo
ng bunot, bunot po ang gagamitin natin. Pero habang nagpaparikit ang bunot, lalagyan mo to ng kaparanggot na asin. Yung usok po nito, mga bossing, uusok po yan. Yung usok po nito, mag-wish ka kaagad dyan, matutupad. Kada lagay ng asin, wish, yan po ay matutupad. Ito po yung never niyo pa nagagawa, subukan niyo po ito. Basta Tuesday or Friday ang pagganap ng 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga sa may silangan po tayo harap. Ngayon po, kung kayo ay abala sa mga ganyang araw, ngayong araw na ito ng Sunday, ay pwede niyo po itong gawin. Basta kailangan positive lamang, think positive. Sa pamamagitan nito, idadalo yung walang hupay na swerte sa akin. At pulang damit ang gagamitin niyo, pataas, pero yung pababa, kahit anong kulay po yan, yung pataas lamang, para mabilis mag-grant ang ating pong kahilingan kapag ordinaryong araw. Pero kapag Tuesday or Friday, yan po, kahit anong damit niyo po yan, kasi tinuturing nga po na Tuesday or Friday, ang pinakamabisang araw pagdating sa mga albularyo, psychic, at syempre sa mga gumagawa ng mga pampaswerte. Ngayon po mga bossing, basta positive ka lamang sa pamamagitan nito, ay mababago ang takbo ng inyong pamumuhay. At syempre, lagi niyo po tatandaan, kapag may involved na pera ang inyong pong kahilingan, sasabayan natin ito ng sipag at syaga, panalangin sa mahal na Panginoon, naggabayan po tayo kung ano man ang mga pagsubok na pinagdadaanan ay malampasan po natin yan. Pagkatapos, pwede nyo rin itong gawin ngayong October 31. October 31, full moon. Yan po yung magbibigay ng liwanag sa madilim nating mundo. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga ganito mga pamamaraan, subukan nyo po itong gawin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat po mga bossing, good luck po sa ating lahat. Salamat po.